mapapansin niyo po, ilang linggo si Kat na hindi nagsasalita. Meron po si Kat throat cancer, stage 3. Kailangan po namin kasi pag-usapan ngayon yung nangyari kay Kato. Kung mapapansin niyo po, ilang linggo si Kat na hindi nagsasalita. Tapos naka-face mask lang siya, bawal namin siya kausapin. Kasi ang akala namin, simpleng paos lang. So pinagpahinga lang siya. Pero hindi po namin alam na ganun pala. Ang sakit lang pong isipin na si Kat, hindi na po siya makakapagsalita ng todo. Guys, kasi ano, kanina lang namin nalaman yung result ito. Meron po siyang estestoprosis na doon na siya. Hindi po, meron po si Kat throat cancer, stage 3. So, mamamatay na siya. Siya nasira yung lalamunan niya sa sobrang pagkanta. Pero wala siya. Ito daw yung nangyari sa'yo. Okay. Ito daw. Rigid laryngeal endoscopy. Patient sitting upright. Ayan yung procedure na ginawa sa'yo. Upright, neck flexed, head extended, tongue gently pulled out. Oh, ako ganyan na. Out in the rigid laryngoscope. Inserted under direct visualization into the oral cavity. Oropharynx and laryngopharynx. Patient instructed to breathe deeply through the mouth and vocalize a high pitch E. Endoscope pulled out under direct visualization. Procedure terminated. The patient tolerated the procedure well. Ano yun, Gato? Lalamunan mo to? Oo. So, ang ginawa sa akin yung procedure sa akin. Nabuka na. Procedure sa akin, ano, iba ang ginawa ko. Iba! Aray! Iba ang ginawa ko. Hindi lang ka mamuha sa sigawa. Tsaka ganun yung pakiramdam. So, nung namanhid na, nilagyan ng tissue yung dila ko, tapos hinila siya. Hala! Hinila yung dila mo? Hinila siya. Tapos meron ganito kahabang bakal. Baka, alam ko na ka, may dila mo. Hindi ka na. Bro, ganito. Ganito, meron dila mo. Parang ganito kahaba yung bakal, tapos pinasok siya sa loob.
Diyos ko, kato. Hindi ko na siya ramdam. Totoo? Manhid siya talaga? Gano'ng kakapal yung manhid? Ha? Gano'ng siya katalaga? Ganto siya. Hindi ka nasusuka? Nung tinignan yun, habang ginagawa yun sa akin, pinapabanggit ako ng E. Letter E. Tapos nung... Ano ba naman? Ano ka dito? Ano? Pero bago rin mas... Yung habang pinapabanggit yung ano ko ng laryngoscopy, yung pinaka-camera niya, pinapabanggit ako ng high pitch E. Tapos kailangan mataas. Tapos habang nakikita ko doon sa pinakang ano niya, yung screen, yung ano pala natin, yung... Ito, habang nagsasalita ako, naggaganan siya. Oh, okay. Nagbabibrate siya. So, anong nangyari? So, ito kasi, ito yung gil... Ito yung... Dito lumalabas yung hangin. Yung boses natin. So, kung makikita nyo... Yung sa'yo ganyan na. Ito, dapat kasi straight siya. So, yung akin, merong konting bukol. Ano lang naman siya? Ang tawag ko dito is cord nodule. Maliit lang naman siya compared dun sa iba na talagang malaki. Ang tawag dyan, ang tawag ko dito is kissing nodule. Ano normal? Ito normal? Walang normal siya. Buyakan natin. Kasi ilat yan. Pero ang normal, normal, kung makikita nyo, yung, ayan o, yung malalim na yan, dapat ganyan lang siya kaliit. Kaso, meron siya nung parang mga konting bukol. Tapos, nagkikis-kisan sila pagka yung nagsasalita ako, nagtatamaan sila. So, ano na nangyari dito? So, may gagamot na. Kapag ka, ito kasi, isa kaya nga kala ko, ito yung vlog ba? Diba? Hindi, syempre, hindi pa ako sa kanya. Hindi pa ako yung sasalita ko. Hindi pa ako yung sasalita ko. Ito na yung nagsalita ako. Sumisigaw ka na. Oo. Ang tawag daw dito, so, yung parang siyang kalyo. Kalyo ng lalamunan. Yung white na yan? Nangyayari daw yung kalyo ng lalamunan pag nagagamit mo yung boses mo ng sobra. Pag yung kahit pagod ka na yung katawan mo, salita ka pa ng salita. Meron kasi daw tayong parang time lang na gamitin ng... Parang 12 hours yung mga ganun na dahil ka nagsasalita. Tapos... Yung acid reflux mo. So, yun mamaya. So, yun. Kung makapal siya, kailangan siya operahan. Pero hindi naman siya makapal. So, pwedeng... Magamot siya nang hindi lang ako magsalita. Pero kasi pag nagsasalita ako, nagkikis-kisan silang dalawa. Parang, ano, kumakapal. Ngayon, eto, ayan. Kung makikita niyo, namamaga siya. Eto kasi yung pinakang, ano, namamaga yan dahil daw sa acid reflux. So, pag tayo kasi na, hindi tayo kumakain sa tamang oras, may acid naman talaga lahat ng tao. Pero pag hindi, tumitindi yung acid, umakyat siya sa lalamunan. Yun yung dahilan kung bakit namamagayong dito ko sa part na ito. Dahil sa acid reflux. Tapos, dapat ang kulay niya talaga is color white. Ito. So, dahil nga inflammation, namamaga at namumula. Kaya nagre-reddish. Kaya, nagre-reddish. So, dapat yan mawala. Kaya, uminom ako yung gamot sa acid. Kasi, pwedeng yung bituka ko, tunawin din ng acid. Kaya may iba na, ano nga kasing tawag yun? Binubutas yun yung sigura. Basta yun na yun. Pero wala akong ganun. Yun, so kaya namamaga siya. Pero okay naman na. Wag lang daw akong maghihit muna ng mga high notes kasi delikado. Baka daw mag-ano ulit siya, magsara. Namamaga ulit. Mm-hmm. Kapag namamaga siya, halimbawa ramdam mo na hindi ka makalunok, ibig sabihin ito, sobrang laki. So hindi makapasok ng tubig dun sa... Doon sa butas. Hindi na pumapasok. Siya pag namagod, tigil mo na yun. Alam mong malaki, pinipin. Hindi, Noy. Yung tubig po. Ano ba ka? Ano ba ito? Sabi ka na eh. Hindi na mabasok yung tubig. Siyempre. Saan mo ipapasok doon sa kalaman? Saan mo kasi ipasok yun? Ano yun? Nandun yung parang brown. Nung brown. Wala kang nararamdaman. Ito naman, okay. Yung tinutukoy ni Yano is yung dito. Kalyo din siya. Pero ito yung mahirap nang tanggalin. Dapat kasi... Nagkakalyo na, kakatulong. Kaya na magkakalyo. Hindi, lalo mo na yan. Sasabihin ko din sa iba kung anong dahilan. Kasi, simula kasi bata ako, talaga, madalas akong kumanta. Tapos, naging band leader ako for 7 years. A band leader? Band leader. Lead vocalist.
for 7 years. Kaya gamit na gamit na lang. Nalas pa rin yung lalamin mo. Yun naman guys, nung nangyari talaga. So, hindi naman nakakatakot. Wala pa ako stage 3 cancer sa lalamin mo. Hindi pa siya makakatakot. Sigurado. Sa intro mo, nalamin dyan. Seryoso. Natakot na ako na nalamig ako. Oo, aminin nyo. Hindi na siya nagpupupi. Isang strap lang siya. Na baka na ganun. Wala, hindi man siya yung camera na yung may wire-wire. Isang ganun siya na mahaba. Na matigas? Tapos, diretso. Hindi ko naman naramdaman. Pero yung nanadawal? Pero kung siguro walang anesthesia, masusuka ko. Kasi nga masakit yun. Diba pag... So, yun guys. Tapos na natin na pag-usapan yung about kay Katu. Huwag na po kayo mag-alala kasi okay na si Katu. Tsaka may proper naman ako. Nag-gamot siya at pinagsasalita na rin siya ngayon. Pero hindi pa din siya pwede yung sobrang niyang gamitin pa rin yung boses niya. Kasi baka bumalik. So, since napag-usapan na natin yung ganyan, alam naman natin ngayon yung pumutok na balita about dun sa bata na namatay dahil sa Korean. Yung kutsara, nilagay niya dun sa sakit, yung parang sa extension. Una-una po sa lahat, nakikiramay po kami dun sa family ng baby na yun. Magpakatatag po kayo. O masasabi ko naman, lesson na yun para sa mga maraming, sa mga magulang na merong baby, na merong anak na dalawa pataas na taong gulang. Kailangan palagi po natin bantayan kasi syempre yan yung stage na malikot na yung mga bata. Syempre kung naku-curious na sila eh, para saan to, ano to, kaya dapat doble ingat, saka doble yung pagbabantay ninyo sa mga anak po ninyo. Kaya po, para po sa mga may mga anak pa dyan, kailangan huwag niyo pong iwan yung mamalilit na anak, mga 1 years old, 2 years old. Huwag niyo pong hayaan na iwan niyo sa kwarto sa sala. Kasi, baka, anong gawin niyo, di ba? Ano yung bata? Bata mga malikutan ng mga bata, baka kaya, masaktan. Ingatan niyo po yung ano. May naalala lang din ako bukod dun sa pagsaksak ng ano. May balita din. Yung bata din, ginanong niya yung nilulutong sinigang sa ano. So natapunan siya, nabandian siya, ganang kalakang sinigang. Namatay din. Namatay din siya, natapon yung sinigang sa buong katawan. Kumukulok. Meron na nakikita sa ano. Meron kita sa baseball. Mas yan. Ano? Yung bata. Inagoy siya po niya. Ah, yun. Oo. Ano yung binugbog? Yan. Grabe na pinatay. Pinatay niya yung bata. Tinapon nila sa ano, sa gilid ng... Kasi alam naman niya na nakakakuryente. Yung bakal, maligit sa kuryente, makukuryente siya. Parang ako, so kumuha siya ng gunting. Di ba sabi, ang kuryente, mahawakan mo pag may koma ka. Yung may rubber. Kasi ang kuryente, hindi dumadali sa rubber. Ngayon, yung gunting, may rubber siya sa gilid ng kanan. Sinuksok niya daw yung gunting dun sa may pumutok. Hindi nga siya nakuryente, pero sumabog naman sa mukha siya yung kuryente. Dedikado talaga. Huwag gagawin yung mga ganun bagay. Siya pala guys, may experience siya. Actually, nito lang, no? Grade 8 ka. Grade 8 ako. Oo, nito lang. Pwede mo, mami. May papasok kasi ako sa school nun. Nag-iinit ako ng tubig. Alam niyo yung mga binababad sa tubig? Oo. Yung binababad sa iinit. Merong ganyan sa Baguio. Ganun yung ginagamit ko. Thermos yun. Diba? Mas binababad lang sa tubig. Binug lang yan, diba? Isang kasi ako siya parang DIY siya. Uh-huh. Bakal naman siya. So ano yan, hindi ko napansin, nakakasarap, sinaksak ko. Tapos na-oriente ako, tapos isang minuto rin sumigaw ako. Yung kuya ko hinila lang ako. Tapos yun, nasunod yung kamay ko. Kasi namamagay yung mga yun dito ko, parang mga yung hot bin na malaki ko. Usually, buti naalis ka. Usually, pag-ground. Sinaksak na lang. Bakal ba? Sinaksak yung kamay ko, kaya hinila lang.
ganun din daw, apektado din daw yung mga ko sa'yo eh. Mas eh, malalang diba? Sa kanila. Once na ganun, halimbawa kung meron kang chinelas na may goma. Kaya double cleaning mo, guys. Yung sapatos mo, may rubber yung ilalim. Makakita ka, maka-encounter ka ng ganun na kukuryente. Kumuha ka kagad, isuot mo yung sapatos sa kamay mo. Tapos kunin mo siya, i-drop mo siya gamit yung sapatos na may goma. Kaya sa buhok, ilahin yung mahabal mo. Sa buhok, hindi ba? Hindi. Hindi ba? Hindi. May nadali sa buhok. Diba, so, sabunutan mo yung shirt. Lahat yung pag-ilang yung pala. Kaya sa damit, kumaluwag yung damit niya. Basta huwag gagawa ka sa katawan. So yun guys, lesson na po yun sa mga mommy, sa mga daddies dyan na may mga baby parents. Pa na anak na medyo nasa stage ng kalikutan pa. Huwag niyo po sila pabayaan. Kasi curious yun sila eh. Yun yung stage na curious mo. Kaya sa akin nila eh. So kailangan po talaga ng gabay ng magulang. Okay, sa ating kiddos. Ilagay niyo sa crib. Meron ako na sa plan niyo ng gatas. Ilagay niyo sa crib. Ilagay niyo yung mga bata sa safety na lugar. Kung wala man crib, pwede niyo makargay. Kargayin niyo. Kasi may nakita ko dun sa Facebook naman, dahil nalito sa naman. Gumamit siya ng Tupperware. Tapos yung Tupperware, dinikit niya dun sa Facebook sa akin. Tapos, minagyan niya ng butas sa ilalim. So, pag sinasaksak nila, nilalagay niya. Kinover niya. Oo. Kasi nga, delikado talaga sa bata. Ako yung kapatid ko, nung 3-4 ganyan din yung edad niya, wala siyang laruan na maliliit yung pwede maisip mo ng bata. Parang Peter. Isa pa yan, delikado din yan. Lahat na laruan niya, meron siyang mga laruan na cars, pero yung malalaki. Hindi yung maliliit kasi yung natatanggap mga isuko. Yung mga Lego. Mga Legos. Oo. Kasi pwedeng lulungin ng bata. Delikado. So yun guys, in-update lang namin kayo about sa yun nga sa sakit ni Kat. Pero okay naman na siya. Tapos napag-usapan na lang din namin yung tungkol dun sa bata. Nakikirami po kami ulit yung sa parents. So yun guys, thank you so much for watching, and if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe our YouTube.